Mga farmers, magandang umaga sa inyo. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Ngayong araw mga farmers ay December 4, 2022 at malapit na ang Pasko mga farmers. Advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat mga kapulis farmer. And of course, gusto ko pong pasalamatan ang lahat ng mga supporters, lahat ng mga viewers ni Police Farmer, sa mga avid fans natin dyan, maraming salamat po sa inyo. At ngayon, umabot na tayo ng more than 7,400 subscribers mga kapulis farmer. So utang na loob ni Police Farmer ang lahat ng ito sa inyo. Kung wala kayo, wala din si Police Farmer. So ngayong araw mga kapulis, nandito na naman tayo sa ating taniman ng ampalaya. At ayan, kung makita po ninyo ang ampalaya natin, napakataas na. Ang edad ng ampalaya natin ngayong araw mga farmers ay 26 days mula ng direct seeding dito sa ating area. So umagang umaga, nandito ako, alas 5:30 pa lang ng umaga pero maliwanag na. So ngayong araw mga farmers, kapustahin natin ang ating ampalaya dito. Kamusta na sila sa edad na 26 days mula ng direct seeding? And of course, meron din ditong mga survivor ni Bagyong Paing, mga nauna. Ang edad niya ay nasa 35 days na. Tulad dito mga farmers, yan o. Yan. Yan. Ang kanilang talbos ay nasa dulo na, nasa roofing na ng ating balag. So ito ay nasa 35 days direct seeding dito. Ito yung mga natira ni Bagyong Paing, pero yung mga medyo mababa pa, yun, sila yung mga replacement natin, sila yung itinanim natin ulit dito sa ating area kasi nalanta ni Bagyong Paing yung iba. So ito naman mga farmers, yan, kumikita po ninyo, napakalago ng kanilang dahon, napakalago ng kanilang mga sanga. So ang ginawa ko dito mga farmers, kasi nauna silang tumubo, mataas na sila, so para medyo makahabol yung iba, ang ginawa ko dito ay top pruning. Ang ginawa ko dito mga farmers, pinutol ko yung pinakatalbos. And of course, meron ding iba dito na pinalaylay natin, pinababa natin ang bahagya para maunang mag sibol ang kanilang mga side shoots, at para uniform ang kanilang paglaki at pagtaas mga farmers. So ito mga naunang itinanim dito mga farmers ay may mga bunga na. And of course, ang mga nahuli, meron din rin mga maliliit na bunga, yan o. So ang variety ng ating ampalayang ito ay Galaxy Max F1. And of course, sinaluan din natin ng Mestiza F1, gaya ng sinabi natin sa mga previous videos natin. Bali 1,000 seeds ng Galaxy Max F1 at 250 seeds ng Mestiza F1, pinaghalo-halo natin at sabay natin itinanim dito mga farmers. Yan, kung makita po ninyo, may mga maliliit ng mga bunga. Ang ginagawa natin, hindi na natin ito kinukuha, ang mga maliliit na bunga. Kasi noon, ang practice natin ay tinatanggal natin ang mga bunga na maliliit, yung mga naunang bunga. Kasi kapag lumaki yan, ay hindi naman yan hahaba. May ikli talaga ang mga una-unang bunga ng mga ampalaya natin. Yan kasi ang characteristics ng ating ampalaya. So ito, yan o, makita po ninyo mga farmers. Napakaganda na nila. So update nga pala mga farmers sa presyo ng ampalaya dito sa area natin, dito sa Iloilo, medyo bumaba na. Sabi ng buyers, ang presyo ng ampalaya ngayon ay nasa 55 to 60 pesos na lang per kilo. Pero okay lang naman yan mga farmers. Napakagandang presyo na po yan, ang nasa 50 noon, umabot ng 95 to 100 pesos per kilo. Pero sandali lang naman yon, kasi kakatapos lang yun ng bagyo at wala talagang supply ng ampalaya dito sa area natin, kaya masyadong mahal. Okay sana kung naabutan natin yon, pero okay lang. 50 pesos per kilo, napakagandang presyo na yan mga farmers. Yan, marami na tayong nakikita mga bunga tulad nito. Ito, pag lumaki ito mga farmers ay maikli ito. Pero okay lang yan, mabibili pa rin naman yan. Tsaka kung hindi naman mabili ng mga buyers ay ulamin na lang natin, pagkakain natin sa mga tauhan natin para magsawa sila sa ampalaya.
Ano? Farmers ang mga bunga niya. Yan. Yan, makita natin mga farmers, maraming bunga sa isang puno, yan o. Yan, mayroon din bunga dito. So, yan, kung makita po ninyo sa ilalim, walang mga sanga. Kasi pinruning natin dyan hanggang dito sa kanyang pinaka-trilis. So, makikita natin mga farmers, kung hindi, kung ano natin, kung pinutol natin itong mga talbos nito, kung dito tayo sa taas magpapabunga, siyempre, ibig sabihin, hindi natin makikita itong mga bunga na katulad nito. So yan, kailangan nating hintayin na umabot dito sa taas kung mag-pruning tayo dito sa gilid. So, ang ginawa natin, dito lang tayo nag-pruning sa nasa 5 hanggang 6 siguro na side shot sa ilalim. And then, the rest ay pinatuloy na natin lahat. So far, yan, kung makita po ninyo, napakaganda ng ating ampalaya. Luckily, wala pa naman akong nakita ditong sign ng pamamarako sa ampalaya natin, sa mga dahon nila. Maganda, hindi na siya masyadong berde. Hindi siya masyadong berde, medyo light lang. Ito kasi ang sinyalis na maganda ang pagtubo ng ampalaya natin. So, ang ginagawa natin dito mga ka-farmers ay hindi natin masyadong tinatapangan ang abono na ina-apply natin. So, pasensya na kung hindi ko na gawa ng video yung pang 4th at 5th application namin ng abono dito mga ka-farmers. Pero sasabihin ko na lang sa inyo, ang 4th na application namin ng abono, ang ina-apply namin ay puro unique 16, bali 3 kilos ng unique 16 at hinalo namin sa 200 liters na tubig, and then dilig kami per puno isang lata ng sardinas o 150 ml mga ka-farmers. And then sa 5th application namin kahapon, interval of 4 days, ang in-apply namin ay unique 16 pa rin, 4 na kilo, dinagdagan natin ng 1 kilo, 4 na kilo sa isang drum o sa 200 liters na tubig, and then dilig pa din ng isang latang ng sardinas dito sa ating ampalaya. So, after 4 days, sa next application namin, pang-7 application ng abono dito sa ampalaya natin, kasi nakikita natin na marami na silang mga bunga, may mga maliliit ang bunga tulad nito. So, kailangan na nating bigyan ang ating ampalaya ng abono na mayroong mataas na potassium para preparation para sa kanilang pagbunga at sa pagdami ng bunga nila, and of course, para sa quality na bunga ng ating ampalaya. So, ang gagawin natin sa 6th application ng ating abono, maghalo na tayo mga ka-farmers ng Yara Winner, kasi ang Yara Winner ay tested and proven na maganda siya sa mga fruiting vegetables. Dati ang ginamit ko dito sa ano, sa previous na tanim ko ng ampalaya ay Yara Grower, kasi walang mabibiling Yara Winner. Mahirap makahanap ng Yara Winner dito sa area natin, dito sa Iloilo. Pero luckily, meron na tayong nabili. May pinipreper na tayo doon sa bahay. So, ang gagawin natin sa 6th application ng ating abono, unti-unti magdagdag tayo ng Yara Winner mga farmers. Ang gawin ko ay 3 kilos ng unique 16 at 1 kilo na Yara Winner hanggang sa maging pure winner na tayo sa next succeeding application natin ng abono. So yan. Yan, mayroon pa natira dito na hindi ano, nakakapit sa gapangan. Yan, tulungan natin. Yan. So and then putulin natin dito yung side shoots niya para mag-focus ang ano, para mag-focus ang nutrients sa taas at para makahabol ito sa iba. Kasi ito mga nahuli, ito yung mga replacement natin. Replacement natin sa mga mortality, ito yung mga seedlings na hinanda natin para just in case mayroong mga mortality dito ay mapapalitan natin agad. And of course dito mga farmers,
sa side na ito, hindi pa natin ito natapos na pruningan. So ang gagawin natin ay papruning natin sa mga tauhan natin dito, hanggang dito lang, gaya ng sinabi ko, hanggang dito lang sa ano, sa gapangan ng ating ampalaya, sa pinaka trellis niya sa gilid, para maging maganda ang para maging maganda tingnan dito sa gilid, and of course para maging maaliwalas na din, mga ka-farmers. Mga ka-farmers, mayroon akong pinaplanong experiment dito sa ating ampalaya, experiment tungkol sa pruning. So doon sa kabilang side may dalawang plot akong ititira doon, na hindi ko tatanggalin ang lahat na mga side shot sa ilalim, kasi meron tayong nakikitang video sa ibang mga farmers tulad ni Sir Jisrael Palacio Carion. Shout out nga pala kay Sir Jisrael Palacio Carion ng Sambuanga del Sur, isang napaka tibay, napaka galing na farmers sa area ng Mindanao. Ang practice niya sa kanyang ampalaya, mga farmers, ay hindi siya nagpo-pruning tulad nito. Yan, oh. Tulad nito, hindi niya tinatanggal ang lahat na side shots. Pinapatuloy niya lahat, kasi sabi niya, diyan nanggagaling ang mga bunga. At nakikita din naman natin sa mga videos ni Sir Jisrael na napakadami ng bunga ng kanyang ampalaya. Sa 950 na puno niya ay nakapag-harvest siya ng more than 1,000 kilos. So tayo, gusto nating mag-experiment, kasi tayo talaga ay scientist tayo ng sarili nating mga pananim. So di ba, ang scientist ay mahilig sa experiment. Kung ibig sabihin, kung hindi niya napatunayan ay hindi siya maniniwala. So tayo, ang gagawin ko, i-compare ko ang yield, compare ko ang tubo ng may pruning at walang pruning. So ang pruning na sinasabi ko, ang pruning na tinutukoy ko, mga farmers, ay tatanggalin ko lang lahat na side shoots dito hanggang dito, gaya ng practice natin dito, hanggang lang dito. Yan. And then the rest ay patuloyin natin. And yung dalawang plot doon sa gilid, doon sa kabila, ay hindi ko tatanggalin ang lahat na side shots. So yan ang magiging experiment natin, mga farmers. From time to time, update ko kayo. And then gagawa natin ng video lahat na development sa yield, just in case makapag-harvest na tayo dito. Tingnan natin kung sino ang may maraming harvest, kung si pruning o si walang pruning. Ayan, abangan nyo yan, mga farmers. Mamaya ay pupunta ako doon sa kabila at ipapakita ko sa inyo ang area na ating gagawa ng experiment, mga farmers. Yan. So yan lang ang update dito sa ating ampalaya. So far, napakarami ng mga nakita nating bunga. Ayan, kita po ninyo, namumulaklak at may bunga. Ayan, ayan, bunga na. Then ang sa taas ay gumagapang na sa ating balag. Ayan. So masaya tayo, mga ka-farmers, kasi nakita na natin ang magiging bunga ng ating paghihirap, ang mga fruits of our labor dito sa ating taniman ng ampalaya. So yan. So yan lang, mga farmers. Sa muli po, magandang araw po at happy farming sa inyong lahat, and Merry Christmas and advance Happy New Year.